Maraming pwedeng gawing solutions every day. Pero simulan nyo doon sa kaya nyo gawin, pinakamadali. And pinaka-crucial ngayon, actually pinakamalaking contribution ngayon na, ng individual pagdating sa climate change is yung pagkain. Pag pinanday natin yung pagkain natin, ibig sabihin, pipiliin natin yung mga environment-friendly na pagkain na ma-produce in a way na environmentally friendly siya. Pwedeng makabawas yun sa greenhouse gas. Okay. Simple lang eh, magbawas tayo ng pagkain natin ng baka. Oh my God, favorite yung movie. Favorite siya ng maraming tao sa buong mundo. Pero yun yung kagandaan, no? Pag nagbawas ka ng baka sa isang araw. Once a month lang naman ako or mga ganun. Oh, yun pala lang po. Hindi ka naman pala masyadong matas. Parang pang ano ko lang siya. Okay lang yun kung once a month. Oh, kasi ibang tao, 3 times a day baka. Hindi ganun? Araw-araw nag-burger. Okay. So, anyway, kung hindi para sa marami na nag-fast food at burger. Yung isang patty, isang burger patty na regular. Alam mo gano'ng maraming tubig yung kailangan para ma-produce yung isang burger patty. Ang equivalent niya, yung hindi ka maligo ng 6 months. Bakit? Kasi yung sa baka, ininom ng baka? Bukod sa ininom ng baka, yan yung kinakain ng baka. Grass. Every day. Grass. Paano nagkakaroon ng grass? Tubig. Tubig sa ito. Gano'ng katagal sa kakain at iinom para para lumaki siya ng gano'ng kalaki? Matagal. Ilang taon. So ilan ang ininom niyang, ilan galon ng tubig ininom niya para maging gano'ng siya kalaki? Ah, okay. Paano, gano'ng karaming tubig para ma-produce yung damo? Opo. Ilang taon nag-exist? Opo. Gano'ng kadaming tubig? Para si-divide mo ngayon ng katawan niya. Para lang siya. Kakainin mo ng... Bukod pa doon sa ginamit na yung ecological footprint ng oil na ginamit na pangluto. Yung sa bagay. Yung patty. Maraming bagay. So, ang equivalent doon, huwag ka maligo ng 6 months. Isang ganun pa lang. So, imagine yung ecological footprint niya sa mundo. Mm-hmm. Dahil isang patty, ilang milyong patty yung pinoproduce. Oo nga, everyday. Buong mundo. Diba? Hindi natin nakikita dati yun. Opo. Sobrang lang. Eh, dadating yung panahon. Actually, ngayon pa lang maraming tao sa Africa na wala nang ngayon. Opo. Maraming communities sa Kidapawan, sa Mindanao, hindi makapag-produce ng palay. Hindi makapag-tender. Wala na silang tubig. Ito yun yung mga rivers. Kahit nga po sa Marawi area. Sa Mindanao, wala lang. Kawawa yung mga taga-Mindanao. Mahirap yung tubig. Bumababa yung level ng tubig. So, nasa age, sa mga lawa, sa ilog. And, totoo na, pag nagkakaroon ng dry spell, maraming community na mag-isa, hindi na makapag-isa. Okay. Hindi ko kanalagay yung tubig. Pero yung paggawa ng pati, hindi natin lang. Na ganun pala. Parang ang ano pala yung parang, yung kung siya na ano, parang ganun. Actually, nakaka-empower yung information. Opo. Hindi lang alam, ganun pala yun. Yung pwedeng gawin. Opo. Ngayon, pag nagbawas ka ng burger or ng beef, hindi ka lang makatulong, naturuan mo pa yung sarili mo mag-sacrifice. Opo. Opo. Parang hindi lang siya dahil naawa ka sa baka. Or parang it's more than ano pa rin. Actually, kahit hindi pag-usapan ng animal rights or animal welfare, ang laki pa rin implication. Kasi yung una pa inisip ko, parang... Baka dahil lang nakaawa. Oo, nakaawa. So may reasons kung bakit vegetarian ako. Kasama yung solution. Kaya alam ko yung implications ng pagkain ng maraming. So hindi na kayo kumakain talaga ng meat, fish, ganyan. Vegetarian. Saan kumakain kayo ng cheese? Minsan, hindi ka pa siya na totally natatanggal. Kasi pag yung mga panahon na yun lang. Opo, pag walang ano. Pero pag may choice naman, napabili. Okay. Sige po. Ano pa po yung... Yun, pangalawa, di food, sinabi ko na. Yung waste. Kung pwede, wag na gumamit ng plastic straw. Plastic straw. Yung plastic straw naman, hindi siya yung mag-solve ng problema ng mundo, di ba? Pag lahat tayo hindi nag-plastic straw. Pero yun ang mga pagturo sa atin. Parang entry point yun sa pagiging isang steward ng environment. Kasi napaka-simple lang. Yung pag-iintindi mo, hindi naman natin kailangan talaga. Diba? Tapos may available na ng mga reusables, bamboo, organic, nakakatulong sa mga communities na nagpo-produce. Diba? Enterprise siya. Yung mga bakal din naman. Kahit matanda ka na, buhay pa yung stainless steel. So hindi ka na tumutulong sa pag-produce ng basura. Parang natuturoan mo rin sa sarili mo na parang mag-control to reduce and blah, blah, blah. Tama. Discipline din discipline. Yan. Kaya yung effort na bibili ka nun is parang symbolic dun sa
kagustuhan mong tumulong. Opo. Para magbago yung sarili mo. So hindi lang siya dahil gusto mo bumili. Opo. Cool siya. Kasi cool talaga, meron kong ganun. Opo. Opo. Kasi pag kunyari ako, naglabas, pag umorder sa restaurant, kuya, ano, orange juice. Walang straw ah. Mm. Parang, ay, bakit? Basta walang sa meron na ako. So pag labas yung iba, pag titingin mo sa kabilang meron, ayaw, ayaw, na-cool. Pero hindi lang dahil cool siya. Kundi dahil nakabuti siya. Opo. Hindi lang sa environment, sa sarili mo nga yun. Mm-hmm. Tapos from there, mag-isa-isa yun, magdadagdag ka ng action. Nakababawasan yung footprint mo, tapos nadadagdagan yung action mo for the environment. Yeah. Ang ganda, di ba? Opo. Napaka-positive. Opo. Yan, sa travel, no? Kung pwedeng ano, magbawas ng flights, opo, maganda, consciously. Tapos yung, like ako, yung commitment ko is, pag Luzon ako, Luzon. Hindi na ako mag-aeroplano na. Bus na lang ako. Saga na lang. Kaysa mag-aeroplano. Okay. Kasi emergency yun. Opo. Pag talagang kailangan na. Pero pag, lalo na pag, yun nga, pag nabangit ko, pagpasyal, pag-leisure, kung pwedeng bawasan. Mm-hmm. Tapos sa within the city, kung pwede maglakad or bike, mas maganda. Opo. Kasi tunay-tunilad ang carbon matitipid pagka nag-bike ka. Everyday kaysa mag-taxi or mag-drive ka. Ang problema, I mean, yung reality is, hindi safe sa Pangilinan. Oo nga po. Ako nga, 3 times na ako accidente sa pag-bike. Dahil committed ako dati mag-bike lagi. Lagi naman ako, ano, kasi na-accident dahil hindi naman conscious yung mga motorista. Para wala siya magpakailan sa bike. So, hindi rin ganun kadaling i-encourage yung mga tao. Opo. So, kung pwedeng, ano, P2P. P2P, ayun! Hindi mag-drive, mas maganda. Opo. Public transport, as much as possible. Hindi ganun kaganda sa Pilipinas pa, pero wala tayong magagawa pa sa kanila. Hope natin na madagdagan pa yung mga public transportation. Kumayos pa siya. Pero kung pwede mag-carpool, mas maganda. Oo. Kunwari ako minsan, kunwari dalawa, may lakad kami nung kumila ko. Pupunta sa Quezon City, ako Quezon City lang yun naman. So, kahit hindi magkatabi, sabay na kami. Ayaw ko yung kasi yung susunugin ng biskiyo. Opo. Pag, kumari pag sa, pag events po yan, kung mandar. Pag mga events, anong pwedeng gawin ng mga, yung mga, kasi naghahanap ako sa internet, parang how to be environment, how to create environment, zero waste activities, parang mga ganun. Una-una dyan, yung single use. Single use. Dapat tanggalin natin. Yung kagaya nung party natin, di ba? Ganda nun. Pwede naman na reusable. Opo. Beer toss, plates. Opo. Ba't pa tayo gagamit ng plastic? Diba? Pwede naman yung plates. Tapos yung food din, like nabanggit ko, mas maraming plant-based food doon, so babay yung footprint. Ayan. Tapos yung food waste, conscious tayo. Ang maganda nga, make it a point na i-distribute yung matitirang food sa lahat ng... Mag-sharon ko neto. Diba? Tapos ano pa ba? Yung venue din. Opo. Kung, well, usually na pag may party, gabi, so mas malamig. Opo. So mas mababa yung consumo ng air conditioning. Opo. Diba? Ano yung bagay. Tapos yung kung pwedeng mas malapit yung lugar kaysa doon sa madayo pa sa pagtatang. Hindi naman kailangan dito na lang din.